iba't ibang pangkabuhayan, produkto at serbisyo tungo sa kaunlaran. Lahat ng yan ay matatagpuan dito sa General Trias. Samahan niyo kaming ikutin ngayon ang maunlad na lungsod ng General Trias. Ang General Trias o Gentry for short ay may 33 barangays at may classification of first class component city sa probinsya ng Cavite. Noong Spanish time, madalas tawagin ang lugar na ito na Las Estancias na minsan ay naging parte ng Cavite el Viejo o ngayon ay kilala bilang Kawit. Noong naging independent na ito mula sa Cavite el Viejo, tinawag na itong San Francisco de Malabon in honor of their patron saint, Saint Francis of Assisi. Sa lugar na ito ay maraming nangyari na nakasulat sa kasaysayan. At isa nga dito ay ang First Cry of Cavite na naganap noong 1896, kung saan isa sa mga revolusyonaryong kasama ay si Mariano Trias. Ilang ulit pang nagbago ang pangalan ng lugar. 1914 nang ito ay tawaging Malabon at noong 1920 naaprubahan ang pagpapalit muli ng pangalan at naging General Mariano Trias na ito. Dito sa Gentry, kilalang kilala ang makasaysayang simbahan ng St. Francis of Assisi Church. Una itong itinayo ng mga Franciscans noong 1600s at ang unang naging stone church was erected in 1769 na pinangunahan ni Doña Maria Josefa de Serasi y Ursula. Sarado ito nang kami ay pumunta at sabi nga ng mga nagbabantay roon ay bukas lang ito kung may misa sa umaga at sarado na sa buong araw. May kasalukuyang setup ng mga tent sa harapan nito, pero sinilip namin sa tabi lang ang munting tahanan ni St. Francis of Assisi para magdasal sandali. Sa tabi lang mismo ng simbahan ay naroon ang dating kumbento na ngayon ay museo ni San Francisco Malabon na. Sarado din ito. Sa harap lang ng simbahan ay naroon na ang Gentry Plaza kung saan kita nyo na sobrang linis. Maraming mga trash cans na makikita kayo na sigurado kaming magpapaalala sa lahat na itapon ang mga basura sa tamang lugar. Maraming puno kaya hindi masyadong mainit. May mga upuan, may basketball court, may maliit na stage area, mayroon pang Christmas tree na gawa sa wire. At dito sa lugar na ito ay makikita ang Gentry City Hall na talaga namang napakalaki. Ang City Hall ay may punturang puti at malinis ang harapan nito. Ilang hakbang mula dito ay naroon ang estatwa ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. At sa likod lang nito ay makikita ang San Francisco de Malabon Parochial School at General Artemio Ricarte Memorial School. Maganda ang kapaligiran sa My City Hall. Malinis at organisado. Marami ring puno. Halos kompleto ang Gentry. May mga malls, golf course, hotels, malalaking mga hospitals, napakaraming subdivisions na kahit saan kayo pumunta ay may makikita kayo talaga. May sports park na malaki at malinis, maayos at malaking mga police substation at fire stations at maraming mga schools. Isa sa hinahangaan naming arkitektura ng eskwelahan ay ang Lyceum of the Philippines Gentry Branch. Minsan na kaming nakapasok dito at ibang-iba ang aliwalas na nabibigay nito sa mga estudyante at guro. Sa labas pa lang ay kahanga-hanga na ang makikita nyo dahil may kakaibang vibe ito. Maraming puno sa parking area, organisado, maganda ang silungan at lakaran ng mga estudyante at pansin nyo na may sistema. Basta sigurado kaming isang malaking wow ang sasabihin ni Numan sa makakakita sa eskwelahan na ito. Kung ikaw ay naghahanap ng malakorean na team ng isang cafe, then this place is for you. Sa isang village dito sa Gentry ay makikita nyo ang Cafe Mia, isang coffee shop na Korean-inspired. Pagpasok nyo pa lang ay kita nyo ng ilang pictures ng mga Korean artists.
Iba't ibang food na available at pwede rin kayong mamili if gusto nyo sa labas na al fresco kung saan may mga artificial and real plants, pink telephone booth, at ilang chairs and tables na talaga namang may enjoy nyo. O kaya naman sa second floor, na pag-akyat nyo naman ay nandoon ang artificial cherry blossom tree na talaga namang calming effect ang dating at may mga ilang paintings din doon. Pag lumabas ka sa may veranda, ang sarap ng pakiramdam kasi parang nakaka-relax ito. Sigurado kami na masarap mag-stay dito sa gabi at enjoy lang ang stars kung meron man sa panahon na iyon. Sa aming patuloy na paglilibot, napansin namin na ang Gentry ay lugar para sa mga commercial establishments, industrial parks, dahil maraming companies na nandirito. May mga ilang taniman din kaming nakita mula sa palay at iba pang gulay, paggawaan ng mga hollow blocks at marami pang ibang negosyo na dito lang matatagpuan. Isa sa pride ng Gentry ay ang Gentry's Best na kanilang One Town, One Product or kilala sa tawag na OTOP. Matagal na itong naitatag at ang kanilang produkto ay Carabao Milk. Kwento ng nakausap namin, ito ay galing sa iba't ibang mamamayan mula dito sa Gentry na may mga alagang kalabaw. At araw-araw ang delivery kaya siguradong fresh. Masarap ito at ngayon nga ay may iba na rin silang nilalabas na produkto. Iba't iba ang makikita dito sa Gentry. At isa nga dito ay ang Our Lady of Guadalupe Parish Church. Isa ito sa attraction dito sa Gentry. Makailang beses na akong nakapasyal dito, pero lagi akong may paghanga sa lugar. At syempre, isama na ang pagmamahal kay Mama Mary. Kahit sa tabing kalsada lang ang Our Lady of Guadalupe Parish Church, tahimik pa rin ito. Malakas ang hangin kahit anong oras kayo pumunta at masaya sa pakiramdam. Sa may parking area ay makikita agad ang Carillon Bells, kung saan may mga kaunting paalala kung para saan at ano nga bang ibig sabihin ng mga bells. Ilang hakbang mula dito at sa may harap mismo ng simbahan ay naroon ang Candle Lighting Area. Dito ay matutuwa kayo kasi may note doon na Honesty Store. Oo, ang honesty ay importante sa lahat ng oras at panahon. Iba-iba ang kulay ng mga kandila dito at nakalagay din kung para saan ang bawat kulay na gusto nyong isinde. Sa magkabilang harapan din ay mapapansin nyo ang malaking rebulto ni Christ the Redeemer na tila nagpapaalala sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Sa kabilang side naman ay naroon si Our Lady of Guadalupe kasabay ang mga nabanggit niya kay San Juan Diego. Ibang-iba ang pakiramdam. At sigurado kaming sa labas pa lang ay marerelieve na kayo sa lahat ng oras. Pagpasok niyo sa loob ng simbahan ay sigurado kaming lalaki ang inyong mga mata sa makikita niyo. Marami na kaming napuntahan na simbahan pero ang kanilang altar area ay kakaiba. Dito ay makikita niyo ang Apostles' Creed at Magnificat ni Mama Mary. Nung una ko itong nakita ay kinilabutan ako at hangang-hanga ako dito. Sa loob pa lang din ng simbahan, sa magkabilang lugar sa harapan, ay makikita nyo ang mga iba't ibang paintings na kinomisyon ng simbahan mula sa ibang artist sa Pampanga. Ang gaganda ng mga ito at binigyan nito ng buhay lalo ang simbahan at nakakatulong pa para mas lalong paigtingin ang ating pananampalataya. May isang maliit din na kwarto dito kung saan punong-puno ng santo. Pwede tayong tumahimik lang, ipikit ang mga mata at magdasal. Hindi lahat ng lugar ay blessed with falls. Kaya naman, gusto namin masigurado na kung pwede ay mapuntahan ng falls na meron kahit saang lugar. Dito sa Gentry, mayroon silang Marales Falls. Hindi siya mahirap puntahan at pwede niyong hanapin through Waze. Mula sa bayan mismo, ilang minuto lang ang lalakbayin niyo. Papasok siya ng konti at pwede kayo makiusap sa mga bahay doon para makipark. Naswerte kami dahil mayroong mag-asawa na umalalay sa amin at kwento nila, araw-araw ay may mga pumupunta sa falls. Mula sa parking area,
Pwede na kayo maglakad na abutan ng 5 to 10 minutes, depende kung gaano kayo kabilis maglakad. Walang signage sa lugar, kaya kailangan yung magtanong-tanong sa mga taga roon. Ilang minuto lang ay makikita nyo na ang lugar kung saan naroon ang falls. Unang bubungad sa inyo ay ang mga bato na nakakatuwa ang mga hugis, ang agos ng tubig na napakasarap pakinggan, at ang kabuuang tanawin na napakaaliwalas ng dating. Kaliwang bahagi ay isang maliit na ilog na naabutan naming may mga naliligo at nagkakatuwa ang bata. Ilang minuto ang nakalipas, umahon na rin sila. Sa kanang bahagi naman ay makikita ng falls. Medyo malalim kung titingnan mo sa malayo. Magandang pagmasdan kung paano bumabagsak ang tubig, ang tunog nito hanggang sa pagdaloy nito palayo. Ilang minuto lang ay may mga dumating ng mga bata para maligo sa falls, pero hindi na namin ito kinuhanan. Dito, sa lugar na ito, ramdam nyo ang kasimplihan ng buhay. Ang Gentry ay sumisimbolo sa isang maunlad na lungsod na patuloy pa rin umaasenso para sa kinabukasan ng kanilang mga mamamayan. Hanggang sa muli, samahan niyo ulit kami sa susunod naming papasyalang bayan or city dito sa Ang Pinoy Travel Experiences. Huwag nating kalimutang mahalin natin ang ating bansang Pilipinas, support local, at pangalagaan lagi ang ating kalikasan. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, Ang Pinoy Channel.